sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ang oras, ibubuhos ng langit.
sa loob, punong-puno ng galit. Tipindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay ayanin. Sabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay magkauwi. Sabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Isa naman pong napakagandang umaga ng unang araw ng Sanlinggo, mga ginigilo na tagasbaybay, ang aking bati sa inyo na kung saan muli pong sumasapit tayo sa takdang oras na kung saan magsasama-sama tayo sa isang morning devotional. Ako po na may patuloy na bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga at tuloy nagpapanyaya na muli nating pagsaluhan ang oras upang tayo magbulay ng salita ng ating Panginoong Diyos at patuloy na dumulog sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga, saan mang dako kayo naroon sa umagang ito, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, aking inaasahan na muli nating tatanggapin at sama-samang pakinabangin ang mahalagang mensahe ng ating Panginoon na magiging gabay ng ating mga buhay pananampalataya. At siyempre, atin din patuloy na wini-welcome ang ating mga kasama dito sa Hope and Love, ang ating co-host, Pastor Juby Estrada. Magandang umaga sa iyo, Pastor, at ikaw ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay aming malugod na tinatanggap sa ating pong morning devotional dito sa Hope and Love sa panibagong linggo, Pastor Porto, na ating haharapin na punong-puno po ng pag-ibig at pag-asa. Okay, maraming salamat po at siyempre hindi natin na kinakaligtaan na mayroon tayo laging kasama na tagapagsalin po para sa kapakanan ng atin pong mga dek. At ngayong umaga, ating ipagpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay mayroong bagong kasama. Atin po munang pinagpapahinga si Ma'am Lina. Ano po, dahilan po sa kanyang mga pagkahilo. Ano po,
Ganun pa man ay salamat sa Panginoon na siya'y patuloy na nagbibigay ng talento sa kanyang mga anak upang patuloy na magamit sa mga gawain. At narito, welcome po natin ang ating bagong kasama na magsasalin sa kapakanan ng mga DEF, si Ma'am Marvy Parducho. Welcome, Ma'am. Magandang umaga sa iyo at ikaw ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po. Ano po, at tayo po ay patuloy na pinagkakalooban ng Panginoong Diyos ng mga talento upang ating magamit sa banal na gawain. At salamat kay Ma'am Marvy sa kanyang paglalaan ng panahon at pag-paunlak sa ating panyaya. At siyempre, sa umagang ito ay atin ding lubos na pinasalamatan ating Panginoon. Pagkat siya man, siya rin ay nagpadala ng atin pong magiging kasama upang siyang magbahagi ng tinapay ng buhay sa umagang ito. At atin pong i-welcome ang atin pong magiging tagapagsalita, Elder Ador Parducho. Good morning sa iyo, Elder, at ikaw ay bumati sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Gusto kong batiin yung lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. Kahit saan dako man kayo ng kapuluan na naroon, sana'y abutin kayo ng isang masagana ng ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, maraming salamat po at ating kapiling ngayon si Elder Ador na siyang magbabahagi ng tinapay ng buhay ngayon. Siya po yung atin pang lubos na ipapakilala mamaya. So, tayo magpapatuloy po at tayo pangunahan sa panalangin ni Pastor Juby Estrada. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mapagmahal naming Diyos, maraming pong salamat sa panibagong araw at panibagong isang linggo na aming haharapin, na alam po naming punong-puno ng pag-asa at inyong pagmamahal. Salamat din po sa karapatan na inyong pinagkaloob na kami ay makapanguna at makapag-aral po ng inyong banal na salita. Amin pong idinadalangin ang amin pong broadcast ngayong umaga na inyo po kaming pagpalain, lalo't igit si Ma'am Marvy at lalo't igit si Elder Ador sa kanila pong mga bahagi, na nawa po ito ay makapagkaloob ng mga salita, mga pag-asa, lalo't igit magiging malapit po kami sa inyo, Panginoon, at ang inyong banal na kautusan ay aming pong susundin, at ang aming Panginoon ay lalo naming mamahalin at paglilingkuran. Bless nyo rin po ang aming mga viewers na kasama naming nanonood at nakikinig. At kami nawa po ay mabusog ng inyong mga salita. Marami pong salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Ang lingkod po ng Panginoon na kanyang gagamitin sa umagang ito upang ihayag ang kanyang mga mahalagang mensahe ay isang magiting at masiglang elder dito sa Makiling View District. Siya po ay isang tubong Batangginyo. Kaya sa inyo po ng mga taga-Batangas, halina tayo magsama-sama ating pagsaluhan ang umagang ito. Tayo'y magtalamitam sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Si Elderador ay siyang aming co-chairman dito po sa Makiling View District. Sa panahong wala ang inyong abang lingkod, siya ay siyang tumatayong chairman sa aming mga meeting sa distrito. At aking nakita ang kanyang kasiglahan sa anumang aspeto ng gawain. Siya ay talagang nakahandang rumisponde sa mga gawain. At sa kasalukuyan nga siyang aming nangunguna doon sa pagsasayos ng bahay sambahan sa Kalawan. At si Elderador ay siyang tumatayong elder sa Iglesia ng Tuntungin. At ang lingkod ng Panginoong Diyos na siyang gagamitin sa umagang ito upang maghayag ng pabalita ay ang asawa ng ating tagapagsalin sa mga dev. Walang iba kundi si Ma'am Lina Parducho. So, kaya ating pong pakinggan ang lingkod ng Panginoon, Elder Ador Parducho. Maraming salamat sa iyo, Pastor Porto. Ay sobra naman ang iyong pagpapakilala sa akin eh. Muntik mo pumalakpak yung aking tainga. Bagaman ako yung nagpapasalamat, unat higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Dahil naging kabahagi ako ngayong umaga ng ating programa na pinamagatang Hope and Love Morning Devotion. Doon pa lamang sa pamagat na yon ay parang isang napakalaking mensahe na eh. Ay ang ating paksang pag-uusapan ngayong umaga ay may pamagat na ang kautusan ay banal. At ang susing talata naman ay ating masumpungan sa aklat ng Roma 7:12. Na sinasabi doon na ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Gusto ko po muna sandali na kayo ay anyayahan sa isang maiksing panalangin para sa presensya ng ating banal na Espiritu. At yung manalangin. Aming Diyos na banal, mapagpala sa lahat sa umagang ito ng aming paglilingkod o Diyos sa iyong bayan at sa lahat ng mga tao na nakikinig at naaabot ng programa ito. Ay mangyari po ang mga banal ayon sa kadakilaan ng iyong kalooban na mabuhos ang iyong banal sa lahat upang managana ang iyong mga mahalagang mensahe na nais mong iparating sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, samantalang nililinis mo kami sa aming kasalanan upang kami maging akma at angkop sa aming paglilingkod nito sa iyong banal na harap. Nihiling po namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hope and love. Doon sa titulong ito ng ating morning devotion, makikita natin noon na mayroong pag-asa at mayroong pag-ibig.
pag-asa ang pag-ibig. Kaya pala tayo merong pag-asa dahil sa pag-ibig. At dahil sa pag-ibig, nagkaroon tayo ng pag-asa. Paano natin ito ikukonekta sa ating paksa ngayong umaga na ang kautusan ay banal? O, naalaala ko noong ako ay bata pa. Ay di ang aking ama ay sa Maynila nagtatrabaho sa isang construction. Pagkalinggo ng hapon, siya ay luluwas na sa Maynila. Bibili na niya ako at yung sumunod sa akin. Kami yung panganay eh. Ay di sasabihin niya, "Hoy, ito ang gagawin niyo. Ha? Sa loob ng isang linggo, ito ang gagawin niyo. Inyong gagamasan ng ating likod ng bahay para pagdating ko sa linggo ay aking matataniman para tayo ay libre na sa gulay." Opo. Ay di ngayon, lumilipas yung mga araw. Ay siyempre ay bata. Amoy, napakahilig naman sa laro. Kapag ka naaya na noong mga kalaro sa paglalastiko, ala, ay nakalimutan na yung utos. Ay ngayon, darating yung linggo, ay yung Sabado ng gabi, nauwi na ang tatay. Maaga pa, mga alas 8 pa lang ng gabi, narating na yon. Ay sigawan ng mga kapatid ko. Sabihin ay, "Tatay, may dalang tinapay. Tatay, may dalang tinapay." Ay nako, ako yung magugulat. Hindi ngayon ako makasalubong. Bakit? Ay hindi ko nasunod yung utos. Yung kanyang inutos sa paggagamas, ay hindi ko nagawa. Kasi ako'y nahumaling sa paglalaro. Ngayon ay tuwang-tuwa na yung mga kapatid sa pagkain ng tinapay. Ako naman ay paisusunod sa likod ng bahay. Sinisirit ko yung damuhan. At iniisip kong magagamas ko baga ito sa pagtingin ko laang. Ay di ihanda na ang gulugod at kinabukasan ay aasbok. Ay di ngayon, kinabukasan niya ay sisitahin ako ng tatay ko. "Nasaan ang iyong ginamas? Wala akong nakita kahit gapalad." Ay sasabihin ko naman, "Tatay, may pasok eh." "Eh, ako huwag mong lulukohin. Ay alas 4:30, alas 4 kinaawas na eh. Ay kahit ikay magtrabaho laang, maggamas ka lang ng kalahating oras bawat araw, ay malapad na nagamas mo. Abay, tuos pati oras. Alam? Ay wala na akong ikakatwiran pa." Ganun pala ang mga magulang. Kapag hindi nasunod sa utos, ang anak, abay galit. Ay pagka naman nasunod, abay natutuwa siyempre. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Ano ang sabi doon sa Deuteronomy 11:27? Kung susunod, may pagpapala. Samantalang doon naman sa talatang 28, kung hindi susunod, ay may sumpa. Kaya nga, sinabi na ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal. Mabuti, matuwid. Sapagkat ang may akda ay banal. Ang kautusan ay siyang karakter ng Diyos. At ang kautusan ay binubuo ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ang pundasyon ng gobyerno ng Diyos. May kukumpara ko ang kautusan sa isang bakod. Na ang bakod na ito, kapag kinasa sa loob ng bakod, walang sino mang pwedeng makasakit sa iyo. Walang sino mang pwedeng makapagbigay sa iyo ng anumang pasakit o anumang mga kahirapan. Kapagkat nasa ilalim tayo ng pangangasiwa at pag-aalaga, pag-aaruga ng ating Panginoon. Pero pag tayo lumabas sa bakod na iyan, tayo ay sumuway, naandun na ang pagpapalo. Naandun na ang sumpa. Ang ating pagpaksang pinag-aaralan ngayong umaga ay bibigyan ko na lang ng dalawang puntos. Kasi alam naman nating lahat
na kahit kailan ang kautusan ay hindi pwedeng mawala. At ang kabanalan niyan ay hindi pwedeng maglaho o maparaman. Sabi nga doon sa Mateo 5:19, na ang sinumang sumuway sa alimang kalitliitang bahagi ng utos na iyan ay tatawagin kalitliitan doon sa hari ng langit. May alam niyo kung may nakatalog iyan? Abay, may lusot pa. Ayan sabi nga na rin. Abay, ala, hindi na baling maliit. Sa katawagin maliit sa hari ng langit. Basta ang mahalagay, nasa langit pa rin. Aba, ay sabi ko, kaibigan, mali ang iyong pagkaunawa. Ha? Ikaw ba ipapasok sa langit kung ikaw ay sumusuway sa utos? Eh, sala. Sala ang iyong pagkaunawa. Yung mga residente doon sa langit, ang tingin sa iyo, ikaw ay napakaliit. Yun ang ibig sabihin niyan. Yun ang konteksto niyan. Sino ang mga residente doon sa langit? Unang-una ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, yung mga anghel. Ang tingin sa iyo ay napakaliit. Kaya doon sa langit, tatawagin kang ikaw ay kalitliitan. Eh, magtakin mo yan. Ha? Maliit ka na nga, ay tatawagin ka pang kalitliitan dahil ikaw isang palasuway. Ha? Ito yung dalawang puntos na nais kong dalahin. Pagsunod at pagsuway. Oh. Ano sabi sa 19:5 ng Exodo? Ang Diyos, ang mga tao na sumusunod sa kanyang utos, gagawing isang bayang dakila at banal. Ha? Mga kaharian ng mga saserdote. Ayun ang konteksto ng talata. Isang bayang banal ang mga sumusunod sa utos ng Diyos. Pero doon sa Epeso 5:6, ang sabi naman doon, ay galit ang Diyos sa mga taong masuwayin. Ha? Naalala ko yung pagsunod doon sa panahon ng high school namin, eh, merong CAT. Uso pa yung CAT eh. Ha? Ay di, meron dyan mga kumakomandan. Ay pagka hindi na, ay ako naman ay isa po yung matigas ang ulo eh. Uy, palasuway. Ay sabi naman ng may komandan, lagi ka na lamang, pardon, so lagi ka na lamang na sumusuway, lagi ka na lang late. Take 50. Ay, 50 push up. Ay, kaya ko po ganyan. Ay, kalit ang aking braso. Ay, di ang gagawin ko yun, kung sa halimbang push up ko, tatalikod ako, taalis na. Ay, may ganyan lang ako, pumasa. Kasi 80, 75 na laang. Ay, napakahalaga ng pagsunod. Napakahalaga. Dahil kung ikaw ay hindi susunod, ay ikaw rin ang mawawala niya. Walang papasok naman sa langit na hindi masunurin. Ha? Galit ang Diyos eh, sabi sa Efeso 5:6, galit ang Diyos sa mga masuway. Oh, hindi natin may tatanggi yan. Ako ya, may karanasan din doon sa aking pakikipagtalaran, sa pakikipagdigma sa pamamagitan ng Biblia diyan sa Facebook online debate. Ako'y napasalo riyan. Bakit mag ako'y nakasalo riyan? Sinubukan ko laang. Ay doon ko napagtanto na maraming tao ang nadadaya pala talaga ng kanilang mga leader. Bakit bagat ang mga ito'y galit na galit sa kautusan? Bakit ayaw nilang sundin ang kautusan? Sabihin nila, ay ang kautusan ay utos siya ni Moses. Ha? May sasabihin pa na ang sumusunod sa kautusan ay napapasa ilalim ng isang sumpa, sabi rin ni Pablo. Ha? Ay hindi naman na, ay nababasa nga naman. Eh kaya lamang ay mali ang pagkaunawa. Ganyan ang ginagawa ni Satanas eh. Nilalabuan ang isipan ng tao. Ha? Yung naramdaman ko noong ang tatay ko inarating galing sa Maynila, galing sa trabaho, may dalang pasalubong, ako hindi makasalubong. Bakit? Bakit ako hindi makasalubong?
Aba, ay hindi po nasunod yung kanyang ipinag-uutos. Ay kaya si Eva at si Adan ay hindi rin makaharap sa Diyos. Sabi, Eva, Adan, Eva, nasaan kayo? Ay sabi ni Adan at Eva, narinig ka namin. Kaya alam mga narinig kami sa likod ng puno, kami nagtatakot, kami natatakot. Ba't niya natatakot? Ha? Dahil may kasalanan. Dahil sumuway. Sumuway sa utos. Yun pala ang bunga ng pagsuway. Pagkatakot. Pagamba. Dahil sumusuway. Yung nanay ko, unang nabaptize sa Bigingking Advent. Ay dumating niya sa amin dito, sa aming bahay, ang aming dampa. Sabi ng nanay ko ay, ako'y nagpabinyag na sa Adventist. Ano ba yung Adventist? Yung baga ay, ano, Sabadista. Ay, ang tawag ay Sabadista kahit dahil nangingili na Sabado. Kaya Sabadista. Pero yun ay Seventh-day Adventist. Ay, kahit ano pa yun, basta yung Sabadista. Ay, ano bang inyo natutunan doon? Ay, ang Biblia. Ay, pagka nakita ko yung Biblia, ay nakaharang ko sa dadaanan ko. Abay, aking dinadang po tatakang ibinabato. Nagagalit si nanay. At sabi, bakit magiging binabato yan? Ay, yan banal. Paano magiging banal yan? Ay, sulat lang yun ang tao. Nga. Ay, ginagawa nga lang namin ng balota ng marijuana. Yung maliliit bagang Biblia, maninipis ang mga pahina noon. Ay, basta huwag mong napastanganin yan kaya para sa akin banal. Ay, huwag yung iharang sa akin dataanan. Kaya ako'y nagtataka sa pag-ibig ng Diyos. Nagtataka ako. At ngayon aking pinag-iisip-isip, ano baga ang nakita ng Diyos sa akin? Ako'y isang masamang tao. Bakit ako'y pinagtuunan niya ng pansin? Bakit ako ay kanyang pinag-ukulan ng panahon? Bakit ako'y kanyang tinawag? At ako'y dinala niya sa kakilagilas ng kaliwanagan? Bakit? Ano baga ang nakita niya sa akin? Nakatangian? Kapag naalaala ko yung mga pagkakataong iyon, ay hindi ko maiwasan kung hindi maiyak eh. Dahil napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya sa mga minamahal namin, mga taga-subaybay, na mga hindi panamin ka panampalataya, ito yung aking iminimensahe sa inyo. Ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal. Matuwid at mabuti. Iyan kailanman ay hindi magbabago. Hindi pwede nating sawayin. Dahil ang mayakdang yan ay banal. Pasensya na kayo at ako'y napapailak. Pero ito yung bugso ng aking damdamin dahil gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung magagawa ko lamang. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung magagawa ko lamang na ang Diyos ay napakabuti. Eh, inugang katangian ang nakita ng Diyos sa akin at ako kanyang tinawag. Hindi ko man alam na pagdating ng panahon ito ay ako'y maglilingkod sa Kanya. Aking naalala yung hirap ng mga kapatid ko habang nag-aaral doon sa paaralan ng Pipe. Yung dalawang kapatid, si Maylin at saka itong nagsesenyo sa ito, si Maribi. Habang sila nag-aaral doon, ay iba yung hirap ang kanilang dinadanas. Pero yun ay ginawa ng Panginoon para sa kanila, para sa amin, para pala ihanda sa ganitong paglilingkod. Ha? Ako lang ay parang gusto kong sumalog din sa aking dating girlfriend. Ay alam nyo eh, sa dami ng kanyang pinag-interpretan ng mga speaker, eh no, mga speaker eh, hindi siya nag-interpret sa akin. Ano ba kayo ganaan? Eh, si Marubi kasi sabi niya, linggo lang sa pwede. Ay, ayos na ah. Ako naman ay kanyang kanyang. Ay, mabalik tayo mga kapatid, din sa puntos. Yung pagsunod at pagsuway. At ang Diyos ay galit. Ha? Sa mga taong masuwayin, sabi sa 5:6 ng Epeso.
Sabi pa nung aking mga nakaka-debate, sabi, ah, ang kautusan ay ano nila ang yan sa mga Israelita lamang. No, lalo na yung Sabat, ay sabihin ko naman ay, oh, ay ang sabi sa talata ng Marcos 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao, ah. Abay, alam mo sagot? Ay, taong Hudyo. Ay, tao nga naman yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo tao, di ba tao rin? Abay, may katuwiran. Nalusot pa rin nga. Ay, tinan mo mga Damocles ng mga ito. Hindi mo rin ang umunawa ng Biblia. Palibasa sila yung mga binulat ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya, yung kahapon ating mga pag-talakayan doon sa Sabbath School lesson, sabi ko, tanong ko, bakit inuulit-ulit ng Panginoon ang kanyang utos na palaging inire-remind doon sa panahon ng mga Israelita? Bakit? Samantalang sa New Testament, sa Bagong Tipan, hindi na inulit. Minsan lang nagsalita si Pablo doon, may natitira pa ang isang papamahingang araw ng Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Bakit? Dahil doon may kabiguan. Kaya pala ginawang bago. Ang utos ng Diyos na kanyang ipinasilid kay Moses doon sa kaba ng Tipan at nakasulat sa tapyas ng bato. Doon ay merong kabiguan na sinasabi sapagkat ang bayang Israel ay laging makakalimutin, laging nakakalimutan. Laging nakakalimutan yung utos ng Diyos. Ah, kabagyang hindi malingat si Moses sa pagpapaalaala, nakakalimutan na naman. Ay ngayon ay iba na. Sabi ng Panginoon ay makikipagtipan siyang muli sa sangbahayan ni Israel at ni Juda. Ay saan naging bago? Ay yung pa rin naman yung tipan. Ibinago ng sisidlan. Isinilid sa puso. Isinulat sa isipan para hindi makalimutan. Kaya hindi sasabihin ng sino man na ganito ang gusto ng Diyos, hindi na kinakailangan sabihin sapagkat yan ay naalaman. Maliban na lamang sa binulang ng Diyos ng sanlibutan ito. Bagaman alam nila, ay talagang pilit na itinatakwil. Bakit? Ayaw sumunod. Nahihirapan sila sa pagsunod. Ay bakit pa ako masusunod? Susunod diyan. Ay masaya naman din eh. Ha? Ay pag-araw nga naman na Sabado eh, hindi pwedeng maglakot sa. Ay samantalang pag-araw ng Linggo, sisimba lang ng isang oras, ay pwedeng diretso na sa sabungan. Pwede na uling magtong-et. O kaya naman ay pwede nang humarap sa inuman. Yun ay kung mahilig magsimba. Ay malimit nga, hindi na nagsisimba rin. Kahit Linggo. Oh, ay impang Sabado, maghapon. Ako yung nagtatampo rin nga ako ta sa manlob sa aking mga sa mga kapatid. Pagka nangingilin ng araw ng Sabat, pagkakain at tanghali, uwi na, o kaya naman pagkatapos ng divine service, uwi na, ay hindi na nabalik. Mga kapatid, hindi kayo Seventh-day Adventist, sabi ko. Ay ano? Kayo Half-day Adventist. Ay nauwi na kayo. Tapos hindi na nabalik. Ano ginagawa niyo sa bahay? No? Ay usong-usong ngayon ang gadget. Ay di kayo maglalaro lang kayo ng ano, Mobile Legend. At ang iba naman ay kung ano-ano mga kinukutinting. So, sa makituwid mga kapatid, gusto kong ito ay paiksiin na ang sabi ng ating Panginoon, ha? Doon sa Juan 14:15, kung ako inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga uto. Yan. Ang pag-ibig, ang pundasyon ng kautusan ay pag-ibig. Ang kautusan ay nakasalig sa pag-ibig. Ayaw ng Diyos tayo mapahamak. Gusto ng Diyos tayo ay laging nasa matiwasay na kalalagayan. At ang pagsunod sa utos, yan ay nagpapakita ng ating katapatan sa Diyos at pagmamahal. Pagmahal nga natin ang ating magulang, ay di gita'y nasunod. Oh, pagka masuway naman, ay di lagi nagdadabog. Kaya nga, doon sa Bagong Tipan,
hindi na nagsalita pa ang Panginoong Diyos ng marami tungkol sa mga utos, hindi na niya inulit-ulit yan. Bakit? Itinatak na sa isipan, eh? Sinulat na sa isipan. Na inilagay na ng sisindan, sisindan ay sa puso na. At ito'y kanyang ginawa. Ipinakita niya kung paano ginagawa. Kaya nga yung mga Pariseo, ay kanyang laging sinasaway. Kanya ay mali ang pagsunod. Ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, bago siya magtapos, kayo'y iniwanan ko ng mga halimbawa. Isang halimbawa na kung saan ay yun ang ating susundin. Kung paano tayo tamang susunod sa kautusan ng Diyos. At sa katapos-tapos ng mga kapatid, ay nais kong basahin sa inyo ang nakalagay doon sa Ecclesiastes 12. Hindi ko na babasahin, nire-recite ko na lang kasi mahirap ang magbuklat ng Biblia. Ang sabi doon sa Ecclesiastes 12, 13 at 14, lahat ng bagay ay narinig. Ha? Bakit sinabing lahat ng bagay ay narinig? Ipinangangaral kasi. Ipinangangaral. Lahat ng bagay ay narinig. Matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang kanyang mga utos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay dadalhin sa paghatol. Lahat ng mga gawa, dadalhin sa paghatol. Maging ito'y sa mabuti at sa masama. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Thank you. Okay, maraming salamat, Elder Ador, sa iyong magandang pagbahagi ng ating devotional ngayong umaga. Tayo na may dadako sa ating mga refleksyon. Pastor Jube. Hey, good morning po. Maraming salamat kay Elder Ador sa kanya pong napagandang pagpapaliwanag sa ating pong devotional. Bagaman po ang kanyang dating girlfriend, hindi ang nag-translate sa kanya. Atin namang naintindihan si Ma'am Lina at pahinga muna po ng kaunti dahil po sa kanyang kalusugan at narito naman si Ma'am Marvie ang siyang nag-interpret sa atin. Mga kapatid, ating alalahanin, ang Diyos po ay banal. Kaya yung kanya ding kautusan ay banal. Po, yan po sabi, the law of the Lord is perfect. Pag sinabi po nating perfect, sakdal po yan, wala na pong pwede diyang idagdag o babawasan. Balit ang mga tao, malimit pag may utos, dinadagdagan, may mga amendments at minsan pa'y binabawasan. Yan po, malimit. At ang author po sa ganyang gawain, sabi ng ating devotional, si Satanas. Gusto niyang baluktutin yung kautusan. Kagaya nga ng sinabi ko, yung institusyon na itinatag ng Panginoon, yung pag-aasawa, binawasak po yan ni Satanas. Gusto niyang sirain yung pagsasama ng mag-asawa. Ganon din po yung institusyon ng Sabat na itinatag ng Panginoon. Binawasak at kahit nga po yung kautusan, hindi ko lamang alam kung kayo po'y masuri sa mga kautusan. Magkaiba po yung kautusang nasa Bible, sa Exodus chapter 20, at sa mga kautusang nariyan na mga inilalagay minsan sa harap ng simbahan. Kung mapanuri po tayo, abay, malaki po ang pagbabago at malaki ang ibinago. Lalo na po sa may kinalaman po sa ika-apat na utos, yung ipangingilin po ang araw ng Sabat. So mga kapatid, mga kaibigan, ang reflection ko dito, tama po yung sinabi ni Elder Ador, kailangan po nating maging masunurin sa kautusan ng Diyos sapagkat banal po yan at ang kautusan niya ay hindi po mabigat. Yan po ay talagang para sa ating kapakanan. Sabi niya, kagaya niyan, kung siya ay bata pa, ang kanyang mga magulang ay may utos sa kanya. At pag hindi siya nakapaggamas, abay talagang sumasama ang loob. At pagka siya na may nakagawa nga, may nakapaggamas, tuwan-tuwa. At ganyan din po ang aking mga magulang. Ako'y maliit pa. Kaya talagang ang ating Diyos ay matutuwa po sa atin.
kung atin pong sinusunod. Kaya sabi nga sa John 14:15 na napaka very much familiar na talata, if you love me, you keep my commandments. Talaga po yung pag-ibig ang siyang malaking bagay sa ating puso. Kung ito'y ating mahal, ang ating Panginoon, tunay na mahal, ay susundin po natin ang kanyang mga utos sapagkat siya po'y banal, ang utos po niya ay banal. Okay, maraming maraming salamat Pastor Jube sa iyong refleksyon sa umagang ito. Opo, mga ginigilaw ng mga taga-subaybay, ang utos ay banal. No? Sapagkat mga minamahal mga kapad ko, alam niyo itong kautosang ito ayon sa aklat ng Patriarchs and Prophets, page 52, ang sabi rito ay, the law of God is a secret of God himself. Kasing banal ng ating mahal na Diyos mismo, mga minamahal na mga kapatid ko. Because it is a revelation of His will and transcript of His character, the expression of divine love and wisdom. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid ko, ito yung gabay natin sa ating pamumuhay. Sapagkat tayo ang ating halimbawa ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Na sinasabi na aklat ng Juan, kabanatang 13, talatang 15, kaya kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya nga mga minamahal, mga kapatid ko, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsilbing halimbawa sa pagsunod. Sa kautusan, mga minamahal, mga kapatid ko, ipinakita kung ano yung paraan ng pagsunod. Nakita nyo? Ang kanyang pagsunod sa kautusan ay may kaibahan sa pagsunod ng mga Pariseo. Ha? Ang mga Pariseo, ang pagsunod sa kautusan ay masyadong legalismo. Mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga pagka nasumpungan, ang isang tao nagkasala naman, ay kanila pang ninanais na batuhin ito hanggang sa mamatay. Pero hindi yon ang ating Panginoon Diyos, hindi yun yung kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon ay habag, no? Habag ang nais ko, hindi yung hain, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoon kanyang ipinakita kung ano yung kaparaanan ng pagsunod. Sa mga kautosan, mga minamahal ng mga kapatid, hindi gaya ng kaparaanan ng mga skribas at mga Pariseo. So, sa ating paglalakbay Kristiyano, mga minamahal na mga kapatid ko, samantalang tayo ay idinedevelop yung ating mga karakter. Ang karakter na ito ay ma-develop natin ayon sa karakter ng ating Panginoong Diyos na inihahayag ng kautusan. Kaya nga, by constant beholding, it will lead us to change, mga minamahal na mga kapatid ko. Mababago tayo. 2 Corinthians 5:17, kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya ay magiging isang bagong nilalang. Yung lahat ng mga lumang bagay ay lumilipas. Ano pat ang kanyang ginagawa ngayon ay pawang bago. Narinig ninyo yung ikinikwento ni Elder Ador, ano? Aba, talaga nga naman, ano? Kaya sa kanyang pakikipag-ugnay kay Kristo, yung dating itinatapon ang Biblia, abay ngayon ay laging yakap-yakap ang Biblia, laging yun ang kanyang binubuksan, mga minamahal na mga kapatid ko, at ang totoo ay nakikipagdibate pa. Samantalang itinatapon-tapon niya lang nung araw, mga minamahal na mga kapatid ko, sapagkat siya ay nakipag-naid sa Diyos. Ha? Siya ay nabago, mga minamahal na mga kapatid ko, into Christ-likeness. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, yun din ang gusto niya. Kaya hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid ko, yun yung ipinaunawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang utos ay banal, mga minamahal na mga kapatid ko, na kung ito'y ating isa sa kabuhayan, mga minamahal na mga kapatid ko, ang pagtupad sa mga utos na ito, sabi ni tayo mababanal, Juan 17:17, ang salita mo'y katotohanan, mga minamahal mga kapatid ko, na siyang itong mga katotohanan ito ay
siyang magpapabanal. Pabanalin sila sa katotohanan sapagkat ang salita niya ay katotohanan. Kaya itong mga katotohanan, ito mga minamahal na mga kapatid ko, na ipinagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos, ang kautusan, ay kinakailangan po natin at dapat po natin isakabuhayan. Sapagkat ito'y daan tungo sa tagumpay ng buhay, tungo sa langit na bayan. Sabi ng 14:6 na aklat ng Juan, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Atin pong ibabalik sa atin pong tagapagsalita kay Elder Ador para sa kanyang concluding part. Sa atin pong reflection, mga kaibigan, mga kapatid, ang masasabi ko lang po ay tanging ang pagiging masunurin sa Diyos ang ating, ang kakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil sa panahon ng kapighatian, sa panahon ng pagdadalamhati, sa panahon ng kahirapan, yung pagkatapat at pagsunod sa Diyos ang nagiging susi ng pagkatapat. Nasusubukan ko po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Lahat subuk sa pagbibigay ng mga itapo na noong panahong una-una na itinuhihinayangan ko, ay lagi kami gipit. Pero nung ako'y maging matapat at ang aking asawa ay naaya ko na o naakay ko sa pagkatapat, hindi namin nararanasan yung agipitan sa buhay. Amen. Yung pagsunod sa utos ng Diyos ay isang isang tusi sa pagkatagumpay. Okay. Maraming salamat si Elder Ador sa iyong pagbabahagi ng mensahe ng ating mahal na Diyos ngayong umaga. So tayo naman ay dadako sa ating mga refleksyon, buhat sa ating comment section. Pastor Joby? Yes po. At si Ma'am Rowena Reyes, ang sabi niya, ang kautusan ay banal dahil ang nagbigay nito'y ang Diyos na banal. Tama po. Okay, hanap pa tayo ng sabi ni Lina Daray, totoo Brad, na pag may mag-utos sa atin na hindi tayo sumusunod, magagalit talaga sa atin. Gaano pa kaya ang Diyos kung hindi tayo sumunod sa kanyang kautusan? Okay, natin. Sabi po ni Alex De Leon, naalala ko tuloy, Brother Ador, nang nadalaw kami sa bahay niyo sa reset para i-Bible study ang family niyo. Praise God. See you in heaven. Ah, amen. Amen. Brother Alex, oh, nanonood ngayon at tayong palay, sila pala ang nagba-Bible study sa inyo noong mga panahon ngayon. Sabi po ni Maria Luisa De Leon, salamat po, Elder Ador, sa napakandang mensahe. Talaga pong ang Diyos ay napakabuti. Kaya dapat nating sundin ang kanyang mga utos. At kasama po sa press si Pete Enriquez, anak ni Ma'am Didet Magracia Cajano Enriquez. Naka-confine po sa ospital, may dengue po siya. Salamat po and God bless your ministry. Okay, tingin pa po tayo kung mayroong mga reflection. Ang reflection po ni Maricel Pascua sa Mateo chapter 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Maraming salamat po, Mr. Maricel Pascua. Yan, at sabi niya, totoo po kayo, Pastor, magkaiba ang nakasulat sa 10 utos. Yan, tama po. Iba yung nasa Bible, iba yung narihan sa mga harap ng mga simbahan. Ano po? Okay, sabi naman ni Ma'am Norlina Garcia Angel, amen. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay tanda ng pagpapasapok mo sa may likha sa iyo. The Lord say, if you love me, keep my commandments. Thank you po. Sabi ni Sister Paz Ramirez, amen. Purihin natin ang Diyos sa araw-araw ng pagdiriin sa kabanalan.
kasakdalan at kabutihan ng kautusan. Salamat sa kalamang ipinahahayag sa tamang pamamaraan ng pagsunod sa kautusan, ang kababaang loob upang di tayo magpuri sa harapan niya di katulad ng mga Pariseo na di kumilala kay Kristo. Okay? Sabi naman po ni Sir Alnor Tagara, ang karamihang sekta ng reliyon kaya umaayaw lamang sa kautusan ay dahil sumasabit sila sa pagsunod sa ikaapat na utos. Ayaw nila ng Sabat, kaya mapalad ang mga tao na nakakaunawa ng kahalagahan ng Sabat. Araw na ipinagpahinga, ginawang banal at ipinangili ng Diyos. God bless po sa lahat. Salamat Sir Alnor Tagara, at sana po ay sa mga susunod na araw, ikaw ay aming ma-invite na isa sa speaker dito sa ating devotional. Sabi naman ni Yoli Sehera, totoo po, kapag tayo ay nakipag-isa sa Panginoon, tayo magiging bago na ang dati noon, ngayon ay bago na. Okay po. Amen. Sabi naman ni Elena Daray, Pastor Juby, pakisama sa prayer ang aming swab test sa petsa 10 at ang aking mga anak na si Jenaline Ramos, Johnny Boy Bongo at General Bongo na sana mag-negative ang kanilang mga swab test. Okay po. Sabi ni Mutya ng Purple, kapag naging tagapagtayo, tama ba? Naging tapat tayo sa Panginoon, ipagkakalob niya ang lahat. Niya ang lahat. Tama po kayo. Salamat, Mamutya. Yan, ma-invite din natin si Mamutya dito sa ating program. Ano? Okay, yun po ang mga reflection na kinoment ng ating mga viewers. Ang karamihan po ay mga prayer requests. Ayan, at yun po ay ating tinitake note. Ano po? At sana nga po ay makuha yan ng ating tagapagsalita, si Brother o Elder Ador. Okay, Pastor Porto. Okay, maraming salamat sa ating mga nagbigay ng komento, ano po, dito sa ating pinag-aralan ngayong maga sa inyong mga refleksyon. At tayo naman ay dadako po sa atin pong panalangin na tayo po ay pangungunahan ni Elder Ador. Elder Ador, sana iyong nakikita ang ating mga prayer request na narito sa nasa private chat. At sana kay ina-assist yan dyan ni Ma'am Lina. Okay, sige, dumako na, po tayo sa panalangin. Ating panalangin. Aming banal na Diyos, dakila ka at mapagmahal sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, pagkat lubos mo kaming pinagpapala at kinakalingap. Ang iyong pag-ibig ay hindi nanghihina kailanman. Kami iyong pinapatnubayan at ginagabayan sa araw-araw. Maraming salamat din, Amang Banal, sa pangako ng buhay na walang hanggan. At gayon din, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ang iyong mga papapala, O Diyos, ayon sa kasaganaan ng iyong kalooban, Panginoon, ay masagana nawang dumaloy sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng mga nagsisiibig sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, Amang Banal, muli ang iyong basbas ay iyong pong igawad sa bawat isa. Amin pong humihiling sa pangalan ng aming Panginoon. Meron po tayong mga prayer requests. Ay, dinadalangin po namin itong si Princess Marquez. Good morning po, nagagalak puso ko at nagbibigay pugay sa patuloy na pagkabahay at blessing sa akin ng ating mahal na Panginoon, pati sa aking pamilya. Pakisama po sa prayer, nabigyan ako ng tatag na loob at sana manalo po ako sa patimpalak na aking pinalihan. Salamat po. Ay, dito naman po kay Lydia De Castro Marquez.
Kami po niya, good morning po sa lahat, Pastor. Pakisama po uli sa prayer si Roger sa kanyang patuloy na paggaling. Sana po na tumaas ang kanyang bit. Ito tumaas ang kanyang bit. At sana po ay mag-negative ang result ng kanyang swab test. Thank you very much po. Dito naman po kay Jensi Sanaw, basta pakasama po sa pasal po ang aking medical na maging normal ang report. Dito naman po kay Tess de la Cruz, good morning po Pastor, pasama pong muli sa prayer ang aking manugang na si Giselle Sabanes. Na hanggang ngayon ay hindi pa nanganganak. Gawin po sila Richard sa kanyang pagmamaneho pati ng kalawag dito. So sana po ay ang patnubay ng Panginoon ay sumain nyo at sa kanyang pagpipilang ng kanyang sanggol na way kay tulungan ng ating Panginoon para makaraos ng maluwalhati. Dito naman kay Joy Nantes. At good morning po. Pakisama po sa prayer ninyo ang kapatiran natin sa na may mga sakit ngayon. Noel Barredo, Pastor and Mrs. Garbito Franche, Pastor Ma Rosa Pica, Darlene Burse, Jerry Burse, Lian Navarro, Aji Romeo at Ose Castanos. Sana po ay makamit ninyo ang inyong kahilinan sa inyong mga inaasam na panalangin. Ito po kay Tensi Sanaw. Ngayon po Pastor, pakisama po sa dasal ang aking medical na maging normal ang resort. At binabati niya ng isang maligayang parawan kanyang ako na si Scarlett. Sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon na maging normal po ang inyong beauty sa kanyang medical result. Lani Orbeta Mendoza, good morning po. Pakitama po sa prayer ang nakaramdaman po ang kilo na mawala na sana. Okay po, ating dinadalangan, inalapit yan sa ating Panginoon na tulungan pa na ang iyong kilo ay mawala. Si Cesar Alhambra, magandang umaga po sa inyo, Pastor Porto at Pastor Juby at sa mga nanonood. Prayer request po sa panalangin, sa problema na aking dinadalas ngayon, Pastor. Okay? So, kung ano man po ang inyong nakuntamang tuluran ng problema, ito po ating ginapit at iluhod sa ating Panginoon kasama po ng ating mga panalangin. Tess de la Cruz, Pastor, pasama po muli sa prayer ang aking manugang na si Giselle Sabanes na hanggang ngayon ay hindi pa nanganganak. Pwede po sila Richard sa kanyang pagmaneho. Nabanggit na po ito kanina. So ito po patuloy natin ipinapanalangin. Jenny Aloya, good morning po sa lahat. Pastor, pwede po ba nasama niyo sa panalangin ang aking kamay na balian? Sister Blemi po ito ng Bulangan Church, Oriental Mindoro. Ang Panginoong Diyos ay handang laging tumulong at maglapat ng karapatang lunas sa kanyang anak na nakasaktan. So, idadalangin natin nga, dinadalangin natin nga sa ating Panginoon na ikaw ay dumaling sa iyong nabaliang kamay. Dito naman sa aking dating girlfriend, magandang umaga po, pakibati po ang aming kapatid na si Brother Reynaldo Pardotto sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Utol! At ito yung si Stephen Paul Balmes, ito po isang kaanib namin na deaf na aming dinalaw kahapon. Ay ang aming ating dalangin dito ay sana'y magpatuloy na ang kanyang
panapagaling sa araw-araw para siya ay makasama na namin muli sa pagsamba. Napakabait na bata nito. At siya po'y napakasipag sa pagdalo. Basta rin lang walang nararamdaman sa ramdaman. Kasi Joy Nantes, good morning. Kakasama po sa prayer ninyo ang mga kapatid natin na may sakit ngayon. Noel Barredo, Pastor, and Mrs. Gardito. At ito'y nabasa na po natin kanina at patuloy po natin ito'y pinapanalangin sa ating Panginoon Diyos na ang kanilang mga kahilingan ay makamit at maabot. Dito po kay Ellen Takao, Hope and Family, God bless us all. Pastor, kasama po sa prayer ang kaibigan ko, si Junie Malabanan, masakit po ang kanyang likod. At ang pinsan kong si Ronald Oñate na na-confine dahil sumagsak po ang kanyang potassium. Positive po sa COVID. Thank you po. Ito po ang kanyang mga panalangin at ating dinadalangin sa Panginoon na siya po ay magkaroon ng kagalingan sa aming barangay kapitan. At itong si Julie Malabanan sa kanyang sakit sa likod. Naway lunasan ng Panginoon ang iyong karamdaman. Sayo Rezan, kasama po sa prayer namin, mag-ina na dumaranas ngayon ng abortion. Hindi po kay Doc West sa kanyang magpagaling sa kanyang karamdaman. Dinadalangan po natin sa Panginoon ang mga kahilingan ito, mga karamdaman ito ay pagalingin, susuin sila ng ating Panginoon. Vivian Martos, kasama po sa prayer ang family Rivera na sina Jovin Elsie Nard na nagkakalamati na ngayon. Si Jovin po ay dinadialysis po. Si Elsie po ooperahan po sa Mayuma. Kasama po natin sa panalangin. Amin po dinadalangin sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga bagay na ito na iyong narinig, sila po rin ng mga malulukang karamdaman, nagdadalamhati at dinadialysis bunga ng mga karamdaman sa Panginoon. So ito'y isang kasalanan ang dahilan, patawad niyo po sa kanila Panginoon upang sila magkaroon ng kalunasan. Maria Luisa de Leon, salamat po Elder. Ay talaga po ang Diyos ay napakas. Buti, kaya dapat natin sundin ang kanyang mga utos. Kasama po sa prayer, si Pete Enriquez, anak ni Mang Didi, Mag-Gris, Mag-Gracia, Pahano, Enriquez, na-confine po sa ospital, may tingin po siya. Salamat po ang God bless your ministry. Ating idinadalangin niya lapit sa Panginoong Diyos ang kahilingan ito na nawa ay sila'y gumaling at mawala na ang kanilang sakit na dengue na ito ay dala ng mga magkakalang lamok. Pagpalaid kayo ng ating Panginoon habang patuloy na nagtitiwala sa kanila. Peche Tagulaylay, pasama po sa prayer request po ang iyuhin po na kasalukuyang nasa East Avenue Medical Center ngayon. Sana makalikom po kami ng 250,000 para sa bakal, gagamitin sa kanyang operasyon. Kasama nga po sa prayer request ang Manuel Jonathan. Salamat po ng marami. Ang amin. Okay? Ipinapanalangin po namin ito, Panginoon, sa iyo, ang kanilang kahilingan. Kailangan po nila ng malaking halaga ng palapi, 250,000, Panginoon. Ikaw ay isang Diyos na napakayaman. May pagkalooban mo po sila, ituro mo po sila sa kanila kung saan sila maaaring makakuha, makalusan ng mga kalaga, nakakailanganin sa kanilang operasyon. Elena Garay, doon po Pastor Judy, pagkama sa prayer ng drug test sa Pizza Addis, ating mga anak na si Jenna Lynn Ramos,
Senator Bongo at Senator Bongo na sana mag-negative ang aming pagpapalamat. Ito po ang panalangin ito, O Diyos, ay aming pagnilalapit sa iyo. Sa panahon po ngayon ng pandemic ay tunay na maraming mga apektuhan at nagiging biktima. Sana po sila, inilalapit po namin ito sa iyo, Panginoon, na sila dumaling na sa kanilang karamdaman o mag-negative sila sa kanilang swab test. Jocelyn Buhayin Garay, kamusta naman po sa prayer ng isang yung asawa kong masama po, pakiramdam na nakita ang trato. Okay, salamat po sa inyong request na ito. At ito, nilalati ko sa Panginoon na sana po ay continue niyo ang kasabutan sa iyong pahilingan, sa iyong katawa, ang masama ang pakiramdam at nananakit ang trato. At palay ko yung ating Panginoon. Rachel, and here Rachel, to pray my husband, Tito Medes, for healing. We pray hard for the healing of your husband. In Jesus' name. Pakisama naman po sa prayer yung asawa ko, masama po sa karamdaman na kapatid. Okay, nabasa na po natin. Prayer po. Ayan, love you po, basa. Ang buwa pa rito, Wilma Baez, Panginoon. Salamat po sa magandang mensahe na ang mga kanilaan at mga ito. Pero ito po ulit, pati-pati ng kagalingan ng araw na lamangan, maraming salamat po. Ang mga kahilingan ito, ang mga banal, ang mga kanilaan. Na ang iyong pag-iingat, pagkalinga, Panginoon. Marami pang mga kahilingan, O Diyos, ang mga nakalagay dito. Patapuan, ikaw ay nakaalam at nakataho ng pag-iisip at puso ng tao. Panginoon, igawad mo po sa kanila, O Diyos, ang kanilang kahilingan, kagalingan physical, kagalingan spiritual, mga pangangailangan, Panginoon, sa mga pananalapi, O Diyos. Panginoon, ang nilalapit ang mga bagay na ito. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig at nagbaga. Nilalapit ang aming nilalapit ang pangalan ng Panginoon. Amen. Okay, maraming salamat, Ilderador, sa iyong panguna sa ating panalangin. Tayo na may dadako sa ating mga pagbati. Pastor Juby. Okay, good morning po. Kanina po umabot tayo ng 100 plus na viewers. Purihin po natin ang Panginoon. At atin pong binabati si Nanay Lydia Di Castro Marquez, Karen Hernandez Madrigal, si Jimrel Guzon. Good morning po. Si Sister Nena Ismilio, si Ems Bidad Zuniga Llameg, Sister Blemi Aluya. Pagaling ka po, Sister Blemi. Si Naning Makaraig, nanon din po sa atin. Ang aking mahal na nanay, Sara Estrada. Good morning po. At of course, Sister Lina Parducho. Thank you. Si Ma'am Mylene Parducho Smith, yan po sa UK. Brother Jaime Rala Bravo. Good morning. Aking pinsan, si Glenn Tami Siliar. Si Pastor Clemente Monreal. Good morning, Pastor. Hopefully po, marahil si Pastor ay merong malakas na internet. Hopefully atin din siyang ma-invite dito sa ating Hope and Love. Alex De Leon, good morning. Maria Loida Magirang, good morning po. Lucy Dongo Di Guzman. Rachel De Leon, good morning. Nora Pasco Pidakan, good morning po. At dito naman po sa ating StreamYard, binabati po natin si Tess De La Cruz, Sir Hazel Moico, Elina Daray, Adelaida Malibiran, Proxy Cadiz dyan sa Canada. Galing po, pagaling po kayo sa inyong mga karamdaman o ano mga kalusugan ni pagkalob ng Panginoon sa inyo. Ganun din si Sayori San, ito yata ay taga Japan, Ohayo Gusaymas, Sayori San. Si Ma'am Lilia Bundalyan, good morning po. Ma'am Wilma Baez, good morning. Merly Cayetano Beltran, yan po sa Santa Rosa, Laguna.
Si N. H. Richel, good morning po. Okay, si Brother Juseril Buhayan Garay, good morning. Lolit Obon, Emma Orozco, Onji Babiera, si Mamucha ng Purple, morning po. Sister Madette Castillo Red, dyan din po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Yoli Sihera, good morning. Sir Alnor Tagara, May Dillon Sumia, dyan din po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Ayan, itong ating viewers, si Ma'am Maribik Pinones, dyan din po sa Japan. Ohayo gozaimasu. Dumo arigato gozaimasu ne. And then, Sister Paz Ramirez, good morning. Liwana Hernandez, Sister Adin Yabot, good morning po. Si Yai Iyay, Sister Ami Ramos, dyan sa US. Magandang umaga, good morning, Sister Ami at Ma'am Presi Mercado. Okay, Norlina Garcia Angel, dyan sa Hong Kong. Good morning po. Ganon din si Maricel Pascua. Alam ko ito sa Singapore. Good morning. Thanks po sa inyong reflection. Mayit El Pagleta, Ma'am Pearl De La Torre Paras. Good morning po. Ayo gozaimas. Vivian Martos and Brother Nemi. Morning din po. At yung inyong mga ipinapanalangin, sana po ay magkaroon ng kagalingan. Benji Laguador, Corazon Lubay Garma. Good morning. Flor Imata, Vicky Ramirez. Good morning po. Si Aisa Felix, morning. Maria Luisa De Leon, Teresita Bandelion, good morning po. Okay, Rowena Reyes, Baby Malabanan, si Ma'am Sara Piesta, dyan din sa Hong Kong, good morning po. Jasmine Reyes, good morning. Si Ma'am Heidi De Leon, good morning. Okay, tignan natin. Si Corazon Lubay Garma, good morning po, dyan sa Chaong, sa Palagaran. Rowena Reyes, si Ma'am Lani Orbeta Mendoza, pagaling po kayo. Si Ellen Cacao, good morning po. Joel Cadao, good morning. Marciana Orbistondo Malabanan, thank you for watching. Ma'am Joy Nantis Aton, thank you din po. At binabati ni Ma'am Lina po, yung kanyang kapatid, si Brother Rinaldo Parducho, sa kanya pong karawan. Happy, happy birthday po, Brother Rinaldo. Edna Marquez, Adelaida Malibiran, good morning po. Naning Makaraig, natin. Si Rosa Lineses Blanca Flor, thank you for watching. Ang aking pinsan dyan sa Taytay Palawan, Ate Arlene Sarte Moreno, good morning po. Sherilyn Burgos, Fede Mesa dyan sa Macau. Of course, si Sister Paz Ramirez, Josie Austria, dyan po sa Santa Cruz. Si Cynthia Mayo, Ma'am Cynthia Cueto, ito naman po sa Candelaria. Girly Pie Luces, good morning ma'am, dyan sa Lipa. Yoli Sehera, good morning. Tess De La Cruz, nabanggit na natin ano po. Si Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, dyan naman po sa Rojas, Oriental Mindoro. Or Enrita Nacario Esquita Jornal, good morning po. Sir Vicky Ramirez, Emero Orozco, nabanggit na po natin. Si Brother Rene at Baby Sayat, dito po sa Lutukan, good morning. At si Cesar Alhamra, good morning kapatid. Sana po ay maging maayos na ang iyong mga kalagayan at iyong mga problema. Nieves Honyo Mubida, good morning. At si Nanay Edita Red, good morning din po. Nina Ismilio, Mirasol Austria Rifinehe, Mait Akleta, si Ma'am Shoni Sarmento. At tayo po, Pastor Porto, ay pinapaabot po ng Hope and Love ang pakikiramay po sa Luces family sa pagpanaw po ni Ate Beth Luces, ano? Asawa po ni Brother Teddy Di Gracia. Yan diyan po sa pagsagan. Lubos po ang aming pakikiramay sa pamilya po ni Sister Beth Luces Di Gracia. Alawin po nawa kayo ng banal na espiritu. Si Ma'am Daisy Villaverde nanonood sa atin, Mila Malyare nanood din po, si Ate Shirley, ano? Ate Noemi Padalian, ayan nanonood po yan sa atin. At Leilani Di Guzman, Josephine Domingo, Alma Isbeth, si Aerosol Flayberg Tangunan. Okay, Lilibet Panganiban, Liwanag Hernandez. Dori Kumbaliser, Nelcy D. Guzman, Ana Ionica, si Justin Cal Padrigon, Myla Binabay, okay, at si Pongs D. Alday,
dyan. Mirasol Rifine. At sa mga hindi po nag-comment, subalit alam po namin kayo nanonood, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Joby, sa iyong paglalaan ng panahon at bati ng ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Tayo po naman ay dadako na sa ating mga parting words. Ating pakinggan si Ma'am Marvie. Ma'am Marvie, ikaw ay mamaalam sa ating mga taga-subaybay at bakit kayo meron din gustong batiin. Gusto mong batiin na yung mahal at tawa. So, thank you very much po sa lahat ng nanood at saka sa lahat ng nag-join sa ating prayer devotional. At sana po lahat tayo ay na-bless this morning. Amen. Okay, thank you so much, Ma'am Marvie, sa iyong paglalaan ng panahon upang makasama namin sa umagang ito. At sana ay ikaw ay talagang makatulong ni Ma'am Lina para sa'yo magkaroon din ng pahinga sa ating tataguyod ng ating Hope and Love Ministry. At din pakikinggan ang ating tagapagsalita sa kanyang parting words, pamamaalam at pasasalamat, Elder Ador. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan, mga nag-connect at nag-subaybay ng ating programa na Hope and Love. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at patuloy kayong sumubaybay sapagkat dito ay lalago ang ating spiritual na pamumuhay. Binabati ko rin yung aking utol. Happy birthday, Ray. Okay, maraming salamat sa Elder Ador na ikaw ay nagpa-unlock sa panyaya ng Hope and Love at sana'y makasama ka pa po namin sa mga darating pang mga pagkakataon na maaring ikaw ay gamitin muli ng Panginoon upang patuloy na ihayag ang mensahe ng ating mahal na Diyos sa pamagitan ng Hope and Love Ministry. Okay, Pastor Joby, ang iyong parting words? Po, amin pong pinabot ang mga pagbati po sa mga may kaarawan. Happy birthday po sa inyo. At ganun din sa mga nagdadalamhati. Ano po? Yung pong si Joven Elsinards. Dalhati po hanggang ngayon. Okay, so yung pong kahilingang ito at lalo din po sa De Gracia family. Kapatid, thank you very much po sa inyong araw-araw na pagsubaybay. Salamat kay Elder Ador na for the first time nakasama natin siya at sana nga po sa mga susunod ay atin pa siyang maimbitahan. Ganon din si Mama Marvie. Thank you din po ma'am sa iyong pag-join at malaki pong katulungan sa amin ang paglilingkod nyo sapagkat ating inaalala din ang kalusugan ni Ma'am Lina na siya rin po ay makapagpahinga. Ganon din si Ma'am Mylene Pargucho. Sana po ang mabuting kalusugan din sa kanya. Salamat kay Pastor Porto na lagi nating nakakasama at ever supportive sa atin pong ministry. Sa atin pong mga donor, sponsor, supporter, thank you very much po. At naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Okay, maraming salamat Pastor Joby at sa ating lahat sa umagang ito. Ating muling nabuo ang unang araw ng Sanlinggo na taglay natin ang inspirasyon at patuloy na kapanatagan ng puso't isipan. Dahilan po ang ating mahal na Diyos ay isang patuloy sa ating nagbibigay ng kaaliwan. Samantalang dumarating muli ang takdang oras na tayo magpapaalam, muli po narito ang Hope and Love. Ipinapaabot sa inyo ang patuloy na pasasalamat at patuloy rin pag-anyaya na sa araw ng bukas amin kayo makasama sa ganito ring oras upang atin pong patuloy na pagsaluhan ang mga halagang mensaheng ipinagkakaloob sa atin ng ating mahal na Diyos, gayon din ang ating patuloy na pagdulog sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga po, narito po muli kami na nagsasabing ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Bapay na po at God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless.